Guys, for today's video, marami nagtatanong sa akin nito. Makukulong ka ba sa utang? Well, it's a yes and a no. Huh? Kung gusto mong malaman kung bakit, samahan mo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and personal finance. Na meron akong experience, ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, huwag na tayo medyo paligoy-ligoy. Makukulong ka ba sa utang? Yes and no. Bakit yes and no? Well, it is based on the manner ng commitment mo sa kanila, yung payment mo. Okay, so kapag umutang ka, nagkaroon ng ng promise to pay, mga forms na fill upan nyo. And then yung nandoon yung manner ng payment, di ba? So kung kunyari sabi nila auto debit or magbabayad ka sa Lazada, yung mga ganyan. Well, it's a no. Yan. Malaking no. Hindi kayo makukulong sa utang. Kapag ganyan yung type ng inutangan nyo. Tipo, umutang ka sa online lending app, hindi ka nakabayad, nahabol ka, sasabi, papakulong kita. Well, hindi. Hindi totoo yun. Siguro, mangaharas sila. Ang dami nila sasabihin sa'yo, sasabihin nila pumunta sa barangay, so on and so forth. Pero, papakulong? Ha? Sabihin nyo sa kanila, lokohin nila ang lela nilang pa. Okay. Hindi kayo makukulong dyan. Pero, guys, eto. Kung ang manner naman ng pagbabayad nyo sa kanila ay through cheque, well, guaranteed. Pwede silang magkaso sa'yo at pwede kang makulong kung tatalbog ang cheque na inisyo mo sa kanila. So again guys, yes and no. No, kung ang manner ng pagbabayad mo ay automatic debit arrangement, over the counter, yan, hindi kayo makukulong dyan. Pero kung nag-issue kayo ng cheque at tumalbog yung cheque nyo na paulit-ulit, then, expect nyo na merong kayong magiging kaso at malaki ang chance na pag natalo kayo, makukulong kayo. So, yun yung basic answer to that question. Unless wala kayong ini-issue cheque, yun, hindi naman kayo makukulong. Meron lang din mga instances, siguro kung yung purpose ng pag-loan nyo is, defrauding in nature. Ano yung ibig ko sabihin? So kung ang intent mo sa simula pa lang na mangutang ka is manloko ng inutangan mo, tipo, ha, utangan kita pero hindi kita babayaran kasi hindi mo ako mautang. Hindi mo na malalaman eh. Kung ganon, well, mataas ang chance mo na makulong pa rin. Kasi nandun yung intent ng fraud na mangloko o manglamang. Pero kung ang reason naman is nawala ka ng trabaho, hindi ka lang talaga makapagbayad, ma-prove mo yan na hindi ka makapagbayad dahil na-short ka talaga sa pera, well, hindi ka makukulong. Pero again, yun nga, on start pa lang, sa simula pa lang, defrauding in nature na yung purpose ng loan mo, well, mataas din yung chance na magkakaso ka at pag natalo ka, makukulong ka. So, kung tinataot kayo ng mga online lending apps, pwede nyo i-dismiss yan. Pero, nakaka-stress lang din na paulit-ulit sila and then, di ba, mangaharas sila, pati yung contacts mo, iharas nila. Ay, kung ang tanong mo naman din, totoo ba yung pupunta sila sa bahay, makikita kayo sa barangay? Hindi. Lalo na kung maliit na amount lang yan. Pero siguro, kunyari, milyones yan, 100,000 yan. Posible. Pero kung sasabihin mo 1,000, 2,000, 5,000, hindi eh. Hindi worth it yung pagpunta nila. At parang wala pa akong alam na ganun. Siguro mga legit banks, posible. Yan. Kasi di ba may mga nag-CI sa mga legit banks. Yan. Pero kung mga online lending apps, hindi masyado. Parang wala pa akong alam na totoo yung mga sinabi na pupunta sila o ipapakulong kanila or what. Usually, mga pananakot, pamamahiya yung ginagawa nila. Okay. So, yan. Nasagot ko na yung tanong. Sana may natutunan kayo dito. For our question of the day, ano yung pinaka nakakatakot na natanggap nyo sa mga collection agents ng mga online lending app or ibang mga collection agents, di ba? Medyo stiff yung mga yan. Wala silang customer service sa katawan kaya parang nakakatakot or intimidating talaga sila. So, ano yung worst na na-experience nyo with them? Let me know sa comment section sa baba para may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And also, maglagay na rin kayo ng hashtag #275k subs para may chance naman kayong manalo ng isang cellphone once we reach the 75k milestone.
Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay at Rafi Malio 6811. Sabi niya, new sub sa channel mo, thank you sa info. Last week ko pa to, pinag-iisipan talaga, switching to go time. Hashtag road to 75k sub. At Rafi Malio 6811, shoutout sa'yo at salamat sa pananood at pagsuporta sa aking channel. Maraming salamat. So yun lamang po for today's video. I hope you can like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!